Right? And yung next na message, ito yung sensitivity, guys. You are extra sensitive to energies and emotions right now. Honor yourself and your feelings. So, we are living in a vibrational field, mga kapiksi. Everything is vibrating. Everything is energy. Nasasagap natin yan sa paligid natin kung positive or negative na energy yung nasa paligid natin. So, hello guys, hello Virgo, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Oracle of the Month para ngayong December para sa Virgo, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Mayroon tayong tatlong set ng decks dito, mga kapiksi. Ito yung para sa spiritual message nyo, ito yung para sa life messages, and then ito naman yung para sa love life. Combination guys ng positive and negative energy, general reading lang, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Comment down below guys if naka-resonate kayo sa mga messages. Unahin natin tong spiritual message para sa inyo, Virgo. So, ito yung image ng card na napili natin para sa inyong spiritual message. Super colorful. Tingnan natin kung ano yung ibig sabihin nito. No? Magkakarugtong siya. So, I'm sensing na parang seven chakras or healing. Okay. So, tingnan natin kung anong ibig sabihin nito. Healing, mga kapiksi. The Lemurians were healers, naturally intuitive and accustomed to navigating energetic-based realities. We all have natural healing abilities that are advanced when we deepen our energetic awareness. When we perceive the world beyond the more well-known senses, we start to receive information and wisdom different from which stems from intellect. So, ito mga kapiksi, no, we all have our healing capabilities. Kaya nga, diba, minsan, yung mga na-ospital, gumagaling. Yung ibang mga sinasabi ng mga doktor na imposible na ganyan, imposible nang mabuhay, or imposible na makalakad. There are people na na-overcome nila yung mga ganong klaseng obstacles, and they were able to walk again, and they were able to step out of the hospital na malakas, masigla, despite nung mga taning-taning or despite nung mga sinasabi ng doktor nila, because they refused to accept kung ano yung sinasabi ng doktor. They refused that as their reality, and nananaig yung kanilang mindset, positive mindset when it comes to their health, mga kapiksi. So, yun yung pinaka-importante, isa sa mga pinaka-importante na tool or makakatulong sa inyo. There were a lot of success stories guys all over the internet, no? Yung mga gumaling, yung mga alam nyo yung parang mga fatal na aksidente or mga kaganapan, di ba? I know a person na na-aksidente siya, car crash, pero nakalakad siya. So ganun ka powerful yung ating mga isip, mga kapiksi, when it comes to healing, okay? By tapping into life force consciousness and using this abounding energy alongside focused intention, sinasabi kong focused intention, kailangan yung attention nyo is palaging nakafocus dun sa mga intentions nyo, we realize that anything is possible. Nababasa nyo ba, guys? Anything is possible, focused intention. Alright? Extend the margins of your awareness, revisit the situation from a broader perspective or higher vibration with a focus on healing. So, sa mga kapiksi natin, healing talaga yung focus nitong mensahe na to. Kasi baka mamaya yung iba sa inyo, meron kayong mga nararamdaman na hindi maganda. Siyempre guys, number one talaga na recommended ko na magpa-check up kayo sa mga doktor, magpa-konsulta kayo sa kahit anong karamdaman nyo, mga kapiksi. Kasi hindi natin dapat binabypass, no, ang mga doktor, dahil sila talaga yung mga tamang tao na makakapag-diagnose ng mga karamdaman nyo, okay? But it also helps that you know na very powerful ang inyong pag-iisip when it also comes to healing, no? So, pagsabayin nyo, di ba, yung mga gamat na binibigay sa inyo ng doktor, and then at the same time, magkaroon kayo ng positive mindset, di ba, na makatulong para sa inyong healing, mga kapiksi.
Perhaps the issue is simply an outdated or limiting perception placement. You have the ability to align to a fresh new timeline inspired by wholeness. So minsan kasi, 'di ba, nagkakasakit din tayo dahil sa mga stress, kakaisip natin. Sabi ko nga sa inyo, guys, healthy body, healthy mind, healthy body. Pag may isip ma healthy yung iyong pag-iisip, yung pattern of thoughts mo, 'di ba? Yung katawan mo masigla din. Pero pagka nega yung pag-iisip mo, parang feeling mo ang dami-dami mong nararamdaman sa katawan mo, di ba? So, yeah, wag nating, in short mga kapiksi, wag nating i-take for granted yung ating kalusugan. And kung meron kayo nararamdaman, again, magpa-check up kayo sa mga manggagamot. Plus, sabayan nyo ng positibong mental diet when it comes to healing para mapabilis ang inyong paggaling. Meron din tayo dito, guys, Subliminal for Good Health. Kasama yun ang playlist ng Pampaswerte Subliminal dito sa ating channel. Pakinggan nyo yun araw-araw, guys, para good health talaga yung mga body organs nyo. Everyday ko yun pinapakinggan, mga kapiksi. Okay? Alright. So, comment down below if naka-resonate kayo dyan. Ito naman yung ating life messages, guys. Habang sinashuffle ko ito, panoorin nyo muna itong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietayo@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman, Kapiksi? Kung gusto mong yumaman, umunlad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail ka na ng course, guys, kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news, no, dahil malapit ng magpasko, extended yung sale natin, guys, until November 30. Magbibigay ko ng 10% discount sa lahat na mag-avail ng course. Kaya mag-avail na kayo, guys. So, ito yung mga life messages sa inyo. Una, guys, kapayapaan, peace. Okay, so i-mind nyo na to, mind, peace, mind, kapayapaan, mind, peace of mind. Para talagang ma-experience nyo itong kapayapaan na to. Peace comes from remembering that only love is real. So, love, kapag ka nakafocus kayo sa love, pagmamahal, compassion, pagiging maunawain, understanding, mabait, pagkakaroon ng mabait na puso, talagang mamamayani at mamamayani yung kapayapaan sa buhay nyo. So, anything na opposite nyan, galit, anger, hatred, resentment, grudges, anger, mga reklamo, stress, worries, anxieties, yan. Lahat yan, lahat yon mga negative emotions yon, mga kapiksi. And kapag ka mas lamang yung mga emotion na yon sa inyong puso, malabong magkaroon kayo ng kapayapaan. Pero kapag ka nakafocus kayo sa love, light, compassion, diba, patience, gratitude, yan, any positive na adjectives na maisip mo, mga kapiksi, dapat yun yung focus mo, inaalagaan mo sa puso mo para magkaroon ka talaga ng tunay na kapayapaan. The peace comes from within, mga kapiksi, because kayo yung mamimili niyan. You always have a choice kung gusto nyo maging mapayapa or kung gusto nyo magalit. Kayo yung may choice dyan, mga kapiksi. So always choose peace within, guys. Alright? And yung next na message, ito yung sensitivity, guys. You are extra sensitive to energies and emotions right now. Honor yourself and your feelings. So, we are living in a vibrational field, mga kapiksi. Everything is vibrating, everything is energy. Nasasagap natin yan sa paligid natin kung positive or negative na energy yung nasa paligid natin. So, imaginein mo, di ba? Hindi ko alam kung na-experience nyo na. Pero let's say, for example, may trabaho ka, may meeting kayo sa loob ng meeting room. Di ba maliit lang yung space sa meeting room? Pag galit si boss, tensyonado lahat ng empleyado, di ba? Tensyonado kayo, na-stress kayo kasi baka mamaya kayo yung pagbuhusan ng galit ni boss.
So, dahil galit siya, yung energy niya, energy ng galit niya nagva-vibrate sa surroundings, napipick up ng lahat nyo and lahat kayo na i-stress dahil sa boss nyo. Okay? Pero kapag ang meeting masaya, magaan lang, masaya si boss, happy lang, lahat ng nasa meeting room masaya din. So, that's how energy vibrates mga kapiksi and lahat yun napipick up natin. Okay? So, that's why it's very important na each and every one of us nagva-vibrate tayo sa positive energy lang mga kapiksi para yun at yun lang din yung masagap natin sa paligid natin guys. Okay? So, comment down below if naiintindihan nyo mga kapiksi and start vibrating that positive energy now mga kapiksi. Alright, so yung susunod naman natin mga kapiksi is yung love life message naman. Habang sinashuffle ko to guys, naka-flash sa screen nyo yung ating email coaching, Manifest Your Desires, using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career mga kapiksi, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixietaro@gmail.com. So, ito yung first love life message para sa inyo guys. Kung hindi ka niya mahal, dapat mahal mo pa rin ang sarili mo. So, whether in a relationship kayo mga kapiksi or hindi kayo in a relationship, importante yung self-love guys. No? Dapat mahal niyo pa rin yung sarili niyo. Kaya mahal kayo ng person niyo, kaya hindi nila kayo mahal, dapat yung pagmamahal niyo sa sarili niyo, hindi niyo inaalis. Most of the people kasi, kapag nagkakajowa sila, puro jowa na lang yung inatupag. Mahal na mahal ko siya kapiksi. Hindi ko kayang mawala siya sa buhay ko. Tapos yung iba naman nagko-comment na ayoko na ng SP, ayoko muna ng love life, sarili ko muna yung mamahalin ko. So, okay lang yung ganun mga kapiksi, pero sabi ko nga, whether in a relationship kayo or hindi kayo in a relationship, dapat you always prioritize yourself and you always love yourself mga kapiksi. Dapat you always feel whole and complete. Okay? So, kung hindi kanya na mahal, carry lang, at least mahal mo pa rin yung sarili mo. Walang mawawala sa'yo kapag ka ganun. Okay? Alright. And, eto, tao ba ang jowa mo o sibuyas? Bakit ka iyak ng iyak? Okay? So, sa mga kapiksi natin na naka-resonate, sa baba, comment down below, no? I-comment nyo kung tao ba yung jowa nyo o sibuyas. So, stop crying mga kapiksi kasi, well, okay lang naman na umiyak guys, especially kung meron kayong mga emotional pain na pinagdadaanan. Pero pagka frequent na yung iyak mo, di ba? There's something wrong. May mga red flags na sa relationship. Unang-una, kaya nga kayo nag-in a relationship. Para maging masaya kayo, para kiligin kayo, 'di ba? Pasensya na kayo. Pasensya na kayo sa bata sa labas, 'di ba? So, kaya kayo nag-in a relationship para kiligin kayo, ma-in love kayo, 'di ba? Pasayahin kayo. Pero kung palagi na lang kayong umiiyak, there's something wrong with the relationship. So, ask yourself why. Why are you letting yourself cry? Diba? Bakit nyo hinahayaan na umiyak kayo ng umiyak? So, sibuyas ba yung jowa nyo? Diba? So, hinahaluan lang natin ng humor mga kapiksi. Pero dapat alam nyo yung mga red flag sa relationship nyo. Or kung red flag ba yung relationship nyo mga kapiksi. Alright? Okay, so comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo sa ang mensahe kayo naka-resonate dito ba sa spiritual, dito ba sa life, or dito ba sa love life. Comment down below mga kapiksi. Ito yung ating Money 2024 kapalaran guys. Kung di nyo ba napapanood, panoorin nyo na, super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe mga kapiksi. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.